Si Dick Israel ay isang kilalang kontrabida sa mga pelikula simula pa nung dekada 70. At madalas ay kinaiinisan siya ng marami dahil di umano ay siya lang naman ang halos nakauna sa mga naging leading lady sa mga palabas. May katotohanan ba ito? At ano nga ba ang naging dahilan ng mga naging kalbaryo niya sa buhay? At nauwi pa ito sa kanyang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Ricardo Vizcarra Michaca, o mas kilala sa pangalang Dick Israel, ay sinilang noong December 10, 1947 sa Porac, Pampanga. Ang kanyang ina ay isang kilalang albularyo at manghuhula sa kanilang lalawigan. Ang kanyang tatay naman ay isang direktor sa mga pelikula noong mga panahon na yun. Malaki ang naging impluensya nito para sa batang si Ricardo dahil madalas siyang nasasama sa tuwing may ginaganap na mga shooting. Kaya naman sa murang edad ay namulat na ang kanyang mga mata sa mundo ng pag-arte. At dito ay nagsimula na siyang mangarap na isang araw ay makikilala din siya sa pinilakang tabing gaya ng kanyang mga hinahangaan na mga artista. Nag-aral pa nun si Ricardo Michaca sa Mapua ng kursong Mechanical Engineering nang mabigyan siya ng pagkakataon para sa isang magandang oportunidad upang makapasok sa mundo ng showbiz. Dahil noong mga panahon na yun ay nangailangan ng karakter para sa pelikulang I Love You Honey noong 1970 na pinagbidahan naman nila Edgar Mortiz at Vilma Santos. Apat silang kinuha dito bilang extra ng tsuhin ni Direk Jun Posadas na noong mga panahon na yun ay assistant director ng nasabing pelikula. Naging madali para kay Ricardo ang kanyang naging role, kaya naman sa kanilang apat ay siya lamang naging kapansin-pansin at nangibabaw ang husay sa pagganap. At ito ang naging simula ng kanyang magandang karera sa pag-aartista. Unang ginamit ni Ricardo Michaca ang screen name na Ariel Israel, pero napansin ito ni Deo Pajardo na hindi bagay sa kanyang bruskong pagganap ang nasabing pangalan dahil di umano ay masyado itong tunog-lambutin. Kaya naman pinalitan ito at magbuhat noon ay tinawag na siyang Dick Israel na base naman sa pangalan niyang Ricardo at hango naman sa bansang Israel na noong mga panahon na yun ay nasa ilalim naman ng gera laban sa mga Arabo. Pasibol pa lamang siya noon sa industriyang Pilipino nang bigla namang pumanaw ang kanyang ama na kung saan ay hindi man lang niya naipagmalaki dito ang pinapayabong niyang karera. Ang kanyang nanay ay kilala sa kanilang lugar na isang mahusay na manghuhula. At ito na rin ang naging daan kaya nakilala niya ang babaeng bumiyag sa kanyang puso na si Marilyn na madalas namang isinasama ng tiyahin nito upang magpahula sa ina ni Dick Israel. Ngunit hindi lingid sa kanilang kaalaman, ang dalawa pala na ito ay nagkakamabutihan na hanggang sa nauwi sa tahanan. Nagbuo sila ng pamilya, subalit hindi na niya tinapos ang kanyang pag-aaral dahil ang katwiran nito ay malaki naman ang kanyang kinikita sa pag-aartista. Dekada 70, kasabay ang pagyabong ng pelikulang Pilipino ay kasabay din ang pamamayagpag ni Dick sa kanyang karera. Madalas siyang gumaganap bilang isang kontrabidang karakter at sidekick na bagay naman sa kanyang itsura na lalaking lalaki ang datingan. Ngunit sa role niyang ito ay marami ang naiinis sa tuwing lumalabas siya bilang isang masamang tao na siyang umaapi sa mga iniidolo nating bida sa pelikula. Dahil makita mo lang siyang umingisi, eh talagang madadala ka na. Masasabi kong mahusay at totoong-totoo ang kanyang pag-arte. Ika nga, eh hindi magiging maganda at hindi sisikat ang mga bida sa palabas kung walang mahusay na kontrabida tulad ni Dick Israel. Nakagawa siya ng mahigit 200 pelikula at nakasama rin siya sa mga teleserye sa telebisyon. At ilan nga sa mga ito ay ang I Love You Honey, Casa Fuego, Kamay na Gumagapang, Kalibre 45, Ben Tumbling, Boy Paltik, Lintik Lang ang Walang Ganti at marami pang iba. Naging bahagi din siya ng ilang mga teleserye sa TV, gaya na lang ng Bebote Nga noong 1999, Bahay Mo Ba To noong 1996. Marami ang nagsasabi na si Dick Israel daw ang isa sa pinakamaswerteng kontrabida dahil ang isa pang kadalasan niyang ginagampan ng role ay gahasain ang mga leading lady sa palabas na halos tinalo niya pa ang mga bidang artista dahil sa dami ng mga ganitong eksena at halos lahat ng mga sikat na aktres ay dumaan sa kanya noong mga panahon na yun. Pero sa kabila nito ay sumusunod lang naman si Dick Israel sa ibinibigay sa kanyang mga role bilang isang kontrabida at iniisip niya lamang na ito ay pawang palabas lang at ginagawa niya ito para kumita.
Taong 1993 ay nang isa pelikula ang buhay ng dating mayor ng Calawan, Laguna na si Antonio Sanchez na nahatulan ng pagkakulong dahil sa salang panggagahasa. Pinamagatan ng palabas na humanda ka mayor, bahala na ang Diyos, na kung saan ay si Dick Israel ang gumanap bilang si mayor. Subalit matapos itong maipalabas ay sinampa naman ng nasabing mayor ang mga producer at direktor kasama na din si Dick Israel ng kasong libel. Dahil kasi sa ginawang pelikula ay naihayag ang tunay na pagkatao at di umano ay talagang nasira ang puri nito. Pero kaagad namang idinismiss ng korte si Dick Israel sa kadahilan ng trabaho lamang nito ang gumaya ng karakter sa kanyang ginagampanan dahil nga isa siyang artista. Malaki ang kanyang naiambag sa mundo ng showbiz dahil sa husay na kanyang ipinamalas na talagang tumatak sa mga Pilipino. Kaya naman nakakuha siya ng award bilang Best Supporting Actor at ilan pang mga nominasyon sa iba't ibang mga kategorya. Naging maningning ang takbo ng kanyang karera, ngunit ito din ang naging dahilan sa pagkalunod niya sa karangyaan na di umano ay siyang sumira sa tiwala ng kanyang asawa. Dahil noong mga panahon na yun ay nagagawa na ni Dick Israel na paglihiman ito ng kanyang mga kinikita. Nalulong siya sa pambababae at mga bisyo. Dumating din sa pagkakataon na sila ay madalas nang nag-aaway hanggang sa humantong sa hiwalayan. Nagkaroon si Dick Israel ng panibagong pamilya, samantalang ang kanyang dating kabiyak na si Marilyn ay lumayo na lang at itinuo ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Sa ikahuling bahagi ng dekada 90 ay unti-unting humina ang mga action movies. At dahil mangilan-ngilan na lang ang gumagawa ng mga pelikula, kasabay nito ay ang unti-unting pagkupas ng ningning ng kasikatan ni Dick Israel. Kaya naman dito ay nagegas na lamang siya sa ilang mga pelikula at mga palabas sa TV na hindi gaya nung dati nakabi-kabila ang mga proyekto nito. Dito na din nagsimula ang mga kalbaryo sa kanyang buhay dahil nung 2010 ay nang siya ay ma-stroke. At dito ay nawala ng silbi at parang naging lantang gulay ang dati ay tigasi na si Dick Israel. Ito na rin ang naging dahilan na yung mga inaasahan niyang proyekto ay isa-isa nang nawala. Bumuhos naman ng tulong mula sa mga kaibigan at mga nakasama niya sa industriya. Pero ang unang-unang dumamay sa kanya ay ang dati niyang asawa na si Marilyn. Na sa kabila ng mga pagkakamali niyang nagawa dito ay hindi siya iniwanan nito hanggang siya ay gumaling. Napagtanto ni Dick Israel na wala nang hihigit pa sa tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Dahil kahit naligaw siya ng landas ay hindi naman siya pinagsarhan ng pinto nito. Kaya naman wala na siyang ibang hinihiling pa kung hindi ang kapatawaran mula sa kanyang asawa at ang wagas na pagmamahal ng kanyang misis ang nagpabago sa kanyang buhay. At nung medyo umayos na ang kanyang kondisyon ay muli na siyang nagtrabaho at iginugol ang kanyang buhay kapiling ng kanyang pamilya. Taong 2012, ang huling naging paglabas sa telebisyon ni Dick Israel sa palabas na Kung Ako'y Iiwan Mo. 2013 ay gumanap siya bilang si Boy Bungal sa action movie na Boy Golden. At ang huli niyang pelikula ay Ang Bagong Dugo noong 2014. At pagkatapos noon ay hindi na natin siya muling nakita. Ngunit noong July 2016 ay isa na noong pagsubok ang nangyari kay Dick Israel. Yan ay nang masunog ang kanyang bahay sa Bagong Baryo, Caloocan, na kanyang ipinundar nung panahon ng kanyang pamamayagpag sa showbiz. At ang nakakalungkot pa dito ay halos walang naisalba, labis itong dinamdam ni Dick. At sa kaparehong taon, pagkalipas lamang ng ilang buwan, noong 11 ng Oktobre ay isang nakakalungkot na pangyayari dahil si Dick Israel ay sumakabilang buhay na. Ayon sa balita ay nagluwa ng likidong pula ang veteranong aktor at hindi na umabot sa ospital. Umanaw si Dick sa edad na 68. At pagkalipas lamang ng ilang linggo, ang asawa naman niya na si Marilyn ang sumakabilang buhay. Marahil ay sinundo na rin siya ng kanyang asawa na si Dick Israel. At doon sa paraiso ay tutuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Minsan talaga tayo ay susubukin ng tadhana, pero dito natin mapapagtanto kung sino talaga ang tunay na dadamay at nagmamahal sa atin. Na kahit gaano kalakas na unos pa ang dumating sa ating buhay ay hindi masusukat ang tiwala sa isa't isa, lalo na sa poong may kapal. Salamat po sa panonood.